That's a lot of pressure. Ni-request nyo at gagawin ko. Ganun ako kauto-uto para sa inyo, my dudes. That is why, today ngayong araw, sisilipin natin ang house tour ni Ma'am Kim Chu. Ito yung main entrance ng bahay. As you can see, meron ditong parang lamp post. Gusto ko talaga tong lamp post ito kasi parang ako nasa ibang bansa. Gusto ko kasi talaga nakatira ako sa Canada. So feeling ko nasa Canada ako. Very, very nice lamp post, Ma'am Kim. I rate this lamp 9 over 10. Kung tama ang hula ko, pre-industrial era na street lamp ito, yung gantong itsura. And it reminds me very much of the scene sa Narnia kung saan na-meet ni Mr. Tumnus yung bata. Definitely, northern snowy area vibes yung ganitong klaseng lamp. So, ito naman yung entrance dito sa bahay. And papasok. Wait. Teka lang. Balik tayo dito sa entrance. As we can see, makikita natin meron silang parang either WPC or PVC na wall panels ito or wall slats. Looks very, very nice. And to be honest, ang linis ng pagkakagawa ng kanilang mga grooves. Very sharp ang corners. 10 over 10, dentists would approve. And ito yung entrance. So, very nice. Yung... looks really nice. And yan, dito siya. Pwede ako mag-hello sa mga guests ko na, hi, kumusta kayo dyan? Ingat kayo lahat. Na-imagine mo kung merong tao dun sa bushes tapos... Hi, kumusta kayo dyan? Ingat kayo lahat. Anywho. And ito naman, isa sa mga ni-renovate ko dito sa bahay is this one. Nilagyan namin ng canopy for more aesthetic, more really modern nice look. And then yung buong bahay actually, meron pa dito, dito and dun sa taas. So sobrang ganda, nakakaganda siya ng house, I think. Or mas nakaka-relaxing siya tignan kapag may wood talaga yung bahay. So, pababa muna tayo. Kung mapapansin nyo sa video na to, iba pa yung itsura ng exterior design. Oo nga, layo ng itsura dati, madudes. Pero wala din masyadong wood, wala din masyadong canopy. Malaki talaga yung naging difference at pinagbago sa exterior design. Wow, solid, Ma'am Kim. So I like what Ma'am Kim did. So yung designer, kung nag-hire ka man ng architect or designer dito, Ma'am Kim, kudos sa kanya. They did very, very good with this after na design, especially yung mga lines. So kung titignan natin dito, yung bahay is parang patangkad siya and medyo makipot. Ang ginawa nila is nagdagdag sila ng horizontal elements tulad nitong mga canopies. Yan, additional horizontal elements and naglagay din sila ng grooves dun sa walls para naman hindi masyadong matangkad tignan yung bahay. Also, itong wooden na accents ties in very, very well with the other elements nung bahay. So, very, very balanced siya tignan. So, napakaganda. I rate this 13 over 2. Pababa naman tayo dito sa dirty kitchen. Dirty kitchen. So, dito naman yung masarap din magluto dito actually. Parang breakfast. Oh, wait lang. Bago natin tignan ang kanilang dirty kitchen, let us look at this dirty tile grout. That is unacceptable, lalo na't ngayon meron tayong mga tile grout sealers na available out there na ipapayad nyo lang siya after nyo mag-tile grout. And bam, magiging mildew, mug-resistant, and dirt-resistant na rin yung tile grout natin. So, yun, just in case balak nyo palitan itong tile grout, Ma'am Kim, you could use that or you could also use yung mga epoxy-based na tile grout. So, meron ang nabibiling mga dirt-resistant mold and mug-resistant na epoxy na pwede natin gamitin as tile grout. So, mas makinis yun sa tile grout, mas madali siya i-maintain at punas-punasan at linisin. So, usually yun yung mga pinapagamit ko sa mga gantong klaseng dirty kitchen na exposed sa elements. Speaking of exposed, my dudes, pag meron kayong mga water pipes na nakabilad sa araw and exposed siya sa weather and sa elements, like this outdoor kitchen, make sure nagagamit kayo ng mga tamang klaseng pipes na food grade at safe. Because in some cases, may certain plastic water pipes na nagli-leach ng chemicals in levels na harmful sa ating brains, kidney, and other internal organs. I don't know what that hand gesture was. Organs. Now, to be safe, may available sa market na mga pipes tulad ng Moldex Blue kung saan gawa ito sa 100% na food grade virgin PVC resin. Now, dahil dyan, walang harmful levels ng chemicals ito na maaaring pumunta sa tubig na dumadaloy sa mga pipes na ito tulad ng lead, mercury, at manganese. Bukod dyan, ang Moldex Blue ay isa sa pinakamadaling install na PVC piping system dahil pwede natin ito gamitan ng tinatawag nating PVC pipe cutter, which is faster and more efficient
compared sa lagaring bakal. Also, after natin i-pipe cutter itong ating Moldex Blue, gagamitan lang natin ito ng Moldex PVC pipe cement, which cures in just 15 minutes and tested ito to withstand 232 PSI na working pressure. Speaking of pressure, itong Moldex Blue pipes natin ay kaya mag-withstand ng 1,305 PSI. That's a lot of pressure! And in fairness, mas nag-complement nga yung colors ng exterior. Tama. Sa kapaligiran. Yung puro greens, tapos may contrast ng light brown to beige. Ooh, so amazing. Feeling ko lang naman. Yes, it is amazing, Ma'am Kim. Also, makita natin may dalawa silang puno dito sa isang side. So, magandang meron tayong puno dun sa lote natin, lalo na dun sa south side or southwest side kasi yun yung pinakamainit na area ng ating house. And pag zoom in natin gamit ang ating mga matang lawins, makita natin kung tama hula ko, these are their outdoor air conditioning units, which mas efficient siya pag hindi siya nakatapat sa direct sunlight. So itong mga puno na ito will help shade those air conditioning units para makatipid sa kuryente. Yun nga lang, meron tayong isang napansin dito sa trees is they're leaning outwards sa lote ni Ma'am Kim. So mukha siyang lumagpas na sa property line itong bahay na ito, which is not a good thing kasi in certain areas dito sa Philippines, let's say meron kayong puno nasa loob ng lote nyo and then may sanga na pumunta sa kapitbahay nyo, pwede nilang putulin yung sanga na yon. In some areas, kailangan nyo ng permit to do that, but in some areas, ginagawa lang nila because they believe na dahil nga airspace na yon nung lote nila is pagmamayari na nila yung tumagos na sanga. Ang solution na lang dyan, ma'am, is bilhin nyo tong kabilang lote over here on this side, and then bilhin nyo na rin yung lote dito sa likod para maging through and through lot itong lote ng bahay nyo. That will increase the property value. Also, napapansin ko na may cul-de-sac pa malapit dito sa bahay nila. So, ang galing pumili ni Ma'am Kim Chu ng lokasyon ng bahay niya. It is a very, very nice location. So, eto naman, dito kami minsan nagsiset up ng, wala lang yung table ngayon, pero minsan dito kami nag hang out. So upon closer inspection, makikita natin na yung wall nila is cladded with 60 by 60 tiles kung tama yung hula ko. And this is very, very well executed. So wall tiles are one of my pet peeves, lalo na kung mali yung kinabit na wall tiles na ganyan, bam! Nagmumukha siyang Minecraft na bahay pa ulit-ulit yung pattern. So please avoid this, my dudes. Better go for mga gantong klaseng wall tiles, or kung gusto niyo ng wood style, boom, ganyan. Ganyan itsura ng wall tiles. So, ito naman, meron dito mga rooms. Ito muna yung isang room dito sa labas. So meron kaming guest room. Napakita ko to soon, pero yan muna siya. I love it. That is good planning na yung guest room nila has exterior access. Very, very nice. Magaling yung architect nitong bahay na ito in terms of planning so far. Ngayon, sisindihan na natin ang mahiwagang bolang kristal. Tadaan! Ito na siya! So, dito talaga kami tumatambay. Nice! Kapag wait lang. Zoom in nga natin dito, my lord. So, titignan natin, gas-powered pala yung kanilang fireplace. Kanina akala ko uling yung mga thing doon, pero gas-powered siya, which is good, especially considering na ang mga gas fireplaces is mas madaling i-maintain as compared dun sa maglalagay ka pa ng kahoy or uling. Also, hindi ganun kainit ito. Dahil kung titignan natin dito, yung paligid ng kanilang fire pit is tiles na rekta, which I do not recommend, my dudes, pag gusto nyong gumamit ng kahoy or uling dun sa fire pit. Cause ang tendency pag tiles yung nilagay nyo and naulanan yan, so mag-absorb ng moisture yung tiles. Some tiles do that. And then pag nag-absorb yan ng moisture, then na-expose siya sa biglang heat, naglagay kayo ng nagbabagang uling dyan, mag-expand yung liquid na na-absorb ng tiles and may chance na pumotok to. But that is a very, very rare chance. Still, it could happen. So for those who want to build their own fire pits, might I suggest you use fire bricks para dun sa lining ng inyong fire pit. Same sa harap, binago din yung exterior dito sa likuran. As you can that see, iba nice na yung itsura niya ngayon. This is the before, and this is the after. Ang galing ng before and after, Ma'am Kim. So kudos talaga sa designer nito. As we can see dito sa dati, gumamit sila nung shawarma colored rocks, which personally, I'm not a fan of this. And ang ginawa, inalis niya yung shawarma colored rocks at pinalitan niya nitong modern na color palette with this wood accents. Sakto. This is my living area. Pagpasok mo sa loob, nasalubungin ka ng mayroon ditong sala set.
And then, sobrang simple lang talaga dito sa lugar na to. Parang gusto ko lang siya maging minimalist lang, tsaka pahingahan lang talaga. I love it. I love the color palette na ginamit dito ng interior designer or kung sino man pumili nitong kanilang mga furniture. Very, very nice. Very light. Kumamit sila ng mga beige, cream, taupe, neutral colors. Also, the walls are white. I love white walls. Me being a person of a significant skin pigmentation, nakakaputi kasi yung mga white na walls. Magre-reflect dyan yung mga ilaw. Magre-reflect yung ilaw sa akin. Gives the illusion that I am whiter than I actually am. Hacks para sa mga kayo manggi gang ko out there. Favorite ko talagang tumambay dito, like feel the moment. Ito yung gitna ng bahay. And yung carpet naman namin, ito yung design nito is agate from Eurobel. Ayan. Agate kapag mahilig ka. Agate kapag lagi kang pinupuntahan ng mga robbers that want to occupy your bahay. Ang solution dyan is you put agate in front of your house. Agate. So, ito naman, isa sa mga nagustuhan ko dito sa bahay. As in, gusto ko talaga siyang ipalagay. Itong WPC decking. And this is from... Alright, so naglagay sila ng parang mga wall panels dito. Itong specific na ginamit nila is WPC, which stands for Wood Panel Composites. Kadalasan gawa ito sa mga ground up na wood bits. Most commonly ay bamboo. And then, ihahalo nila ito sa mga thermoplastic resins and other additives para magkaroon siya ng moisture-resistant properties and all that stuff. So, I really like what they did dito sa kanilang pader. Although, meron lang akong isang gripe with their pader. Kung titignan natin is, tinagger nila yung kanilang wall panels but they did not stagger it enough. So, when I say stagger, ibig sabihin ito yung edge ng isang WPC panel and then yung next, itataas nyo na onte and then yung next, itataas nyo. Pero yung ginawa nila dito is alternate stagger lang siya. So, titignan natin dito, may magkakatapat pa rin sila ng mga dugtungan kaya nagiging obvious. So, para maiwasan na ma-obvious ang inyong mga dugtungan is stagger nyo pa siya na random. So, una, pangalawa, yung pangatlo, mas mataas na onte and then yung pang-apat. And by doing so, hindi na ma-recognize ng mata natin at magre-register sa brain natin yung pattern ng dugtungan. So, that's one way to tago yung mga dugtungan ng panels na ganito. Total, bahay na rin lang pinag-uusapan natin. Gusto nyo pang pag-good vibes sa bahay? Yan, meron tayong mga scented soy wax candles na nilalive natin sa TikTok. Just follow us, Candle Dose. Yan, mabango itong mga to, pang pag-good vibes sa bahay nyo. Anyway, balik tayo dun sa ating content, my dudes, na sidetrack tayo. So, ito na yung dining namin. This is our dining area. It looks very, very nice. Grabe. Okay, I'm gonna be honest, my dudes, ang ganda nung kanilang dining area. Again, sa designer or interior designer ni Ma'am Kim Chu. Ang ganda ng mga napili niyang mga furnitures, accents, and especially itong walls concepts. I love it. Very, very Pinterest-like aesthetic tulad nga ng sabi ng kabataans out there. Ang ganda. Then this is a 6-seater na dining set. And then meron naman tayo ditong painting. Titignan natin dito yung tables na nilagay nila dito is glass tables, which are a good touch, especially pag medyo makipot yung dining area nyo. The glass tables make help the area look much more maaliwalas and mas maluwang as compared sa pag ginawa nating wood table yan, ganito, bam. Tapos ginawa nyo pang dark colored na wood table, bam. Ang bigat tingnan and parang sumikip yung area. So, glass tables, good choice. Pwede ako maghugas ng napakarami. Katulad ng mga Korean restaurant, di ba, iniisip ko nga pa, paano kaya yung mga nanguhugas ng Korean restaurant? Kasi ang dami, mga side dish na plato. Ma'am Kim, parang nagugutom ka na dito sa video. Kasi ako rin nagugutom na. Panay Korean restaurant to ang binabanggit mo. Haruga ba naman? Speaking of hungry, I like their kitchen sink. Looks very, very nice. Ang ganda nung gripo rin. Also, gumamit sila ng undermount na sink, which is now my favorite. Dati, mahilig ako sa drop-in na sink kung saan yung edges ng ating sink ay nakalabas dun sa ating countertop. Yun nga lang, nahirapan kami i-perfect yung sealant sa paligid nun as compared sa ganitong klaseng undermount na sink na madali nyo maitatago yung imperfection nung pagkakaseal nyo dyan at pag-waterproof. Aside from these two types na nabingkit ko, meron pa tayo nung dual mount. Pwede nyo siya gawing drop-in, pwede rin siyang undermount. And then meron tayo nung farmhouse sink na ganito itsura, my dudes. Ayan, farmhouse sink yan.
Anyway, with that, I guess ito na natin tatapusin itong ating video. So maraming maraming salamat sa pagsubaybay, my dudes. Palike naman itong video kung gusto nyong hindi na masarap ang ulam ng kaaway nyo forever.